Yo, what is up mga buddy? Welcome back sa aking channel. Ako nga pala si RBL Body Vlog. Panibagong araw, panibagong episode na naman tayo mga buddy. Ngayon mga buddy, kaya ako gumawa ng video dahil itong araw na ito ay welcome back mga buddy. Kanina mga buddy, nasabi ko ay hindi nga ako malimit mga pag-vlog dahil busy nga ako sa aking ginagawa. Dahil may trabaho pa kasi ako ngayon mga buddy. Tsaka sa mga nagtatanong pala kung bakit hindi ako malimit mga pag-vlog dahil nakapokus pa ako ngayon sa aking trabaho mga buddy. Dahil syempre ito pang dito ako kumukuha ng araw-araw na gastusin sa aking trabaho ngayon. Eh gusto ko sana na mag-vlog lagi para tawag nga nito, ma-full time ko yung pagba-vlog ko. Kaso nga lang mga buddy, hindi pa pwede ngayon eh. Dahil nga sa unang-una wala pa akong matitirhan. Pero pag may apartment na, pag nakakuha na ako mga buddy, ay baka lagi na ako magba-vlog. And then magpo-full time na ako sa pagiging vlogger. Pagba-vlog yan mga buddy, magpo-full time na ako. Pero sa ngayon muna, hindi muna ako lagi magba-vlog dahil nga kulang lagi sa oras. Ayoko naman mag-vlog na pagod galing sa trabaho, magba-vlog. Ayoko naman ng ganun. Dahil ang trabaho kasi namin dito mga buddy ay 4:30 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Kaya medyo mahirap na. Eh, gabi na yun. Hindi ako masyado nakapag-video. Hindi ako makapag-vlog. Gawa nga ng pagod. At tumawag pa. Yun nga, hindi tayo makapag-vlog lagi. Dahil nga busy. Pero yan yung mga buddy, pag tayo medyo may time na, magbablog tayo lagi. Gusto kong mapuntahan yung yung Manila Bay. Kaso nga lang medyo malayo yun. Hindi natin mapupuntahan yun pag wala talagang nakaplano na pagpunta. Pero yan yung mga buddy, pag ako'y may oras na, pupunta natin yung Manila Bay. Gusto makita yung Manila Bay mga buddy. Siyempre yung buong Maynila ngayon. Dahil napakalaki na ng pinagbago simula nung si Mayor Isko naging mayor ng Maynila. Kaya gusto ko siya makita mga buddy kung ano na bang nagawa ni Mayor Isko ngayon sa Manila. At saka yung Manila Bay gusto ko rin makita mga buddy. Gusto ko siyang i-vlog. Pero baka hindi pa ngayon. Basta pag may time, pupunta na ako doon. Kahit ako lang mag-isa, wala akong kasama. Magmumotor na lang siguro. Tsaka di ko alam mga buddy kung anong mga requirements pag pupunta doon. Tingin ko may requirements pa eh. Baka wala ng travel pass. Wala na siguro. Baka na lang. Basta kumpleto ka na lang siguro. Pag may lisensya ka siguro. Tsaka tawag nga nito. Kumpleto ka. Kumpleto ka ng papel. Baka hindi ka nahulihin. Sisitayin ka lang kung pasan ka o san ka. Baka yun lang siguro mga buddy. So makapunta dun sa Manila Bay. So makita. Gusto kong i-vlog kahit mga lang siguro ako itong kahit mga 2 days o 3 days lang, ayos na sa akin. Gusto malibot yung buong Manila Bay, pati yung Baseco Beach, yung mga nalinisan doon, pati yung Ilog Pasig. Gusto mapuntahan yung mga buddy. Pag ako nakapunta ng Maynila, mga 3 days o 4 days, mga ganun, tatambay ako doon. Dahil may bibilhin din ako doon. May bibilhin din akong fishing rod. Bibili din ako ng fishing rod doon. Dahil mahilig na akong mga whale. Alam nyo naman siguro yung mga whale, di ba? Kung sa Bisaya pa, mamingwit. Bibili ako ng ganun mga buddy dahil mahilig din akong mga whale o mag fishing adventure. Mahilig din akong ganun. Mahilig din akong manghuli. Kaso nga lang hindi kami nakakalabas dahil busy nga lagi sa trabaho. Pero pag may time na, gagawin na namin yun. Yung manghuli kami ng isda kung saan meron. Pero ngayon wala muna. Laging busy sa trabaho mga buddy.
Kaya nga ako nag-ano ngayon, kaya ako nag-live, nag-video ngayon para syempre alam nyo din na hindi ako malimit nakakapag-vlog dahil nga naka-focus nga ako ngayon sa aking trabaho, mga buddy. At saka gusto ko pag ako'y tawag nga nito, nagba-vlog, gusto ko lagi, hindi yung tulad nito sa isang buwan, sa isang linggo, isang beses, minsan ay dalawa. Ayoko nang ganun, mga buddy. Kaya pag medyo ano na, pag nakakuha na ako ng apartment, gusto ko may titirahan na ako na sarili. Gusto ko lagi na ako magba-vlog. Tsaka yung mga gusto kong puntahan na i-vlog ay mapupuntahan ko dahil hawak ko na ang oras ko, hindi tulad ngayon na mahirap, may amo ka, may boss ka. Sabay, hindi naman pwede yung lilibang ka na lang nang walang dahilan. Lilibang ka dahil tulad niyan, lilibang ka dahil magba-vlog ka lang. Hindi kay mali naman 'yon. May trabaho pa eh. Iba yung wala ka ng wala ka ng boss, yung wala ka ng iisipin araw-araw na tulad niyan. Kinabukasan, iisipin mo, jujuti ako bukas. Hindi, pag hindi ka jumuti, ipapagalitan ka. Mahirap naman yung ganung, mga buddy. Kaya gusto ko mag-vlog ng ng lagi na pag ako may apartment. Pero ngayon ay naka-focus muna ako sa pagtatrabaho. Pero yan yung nakapag-vlog pa naman ako. Pag may day off kami. Ang day off kasi namin ay hindi lagi eh. May time din na, may araw din na may day off kami. Meron ding wala. Gawa nga ng diretso ang pasok namin. Minsan ay wala. Minsan ay meron. Minsan ay wala. Parang ganun lang. Pero pag wala kaming pag wala naman kaming pasok, pinipilit ko naman na makapag-vlog o makaalis. Yun nga lang yung huli naming pinuntahan, yung Fantasy Castle sana sa Lemery ay wala din kwenta dahil imbis na mag-vlog kami doon ay sarado pa pala. Ang sabi ng mga tao doon ay sira pa daw yung tubig, yung fountain, kaya hindi kami nakapunta doon, sa labas lang kami. Sarado yun sana nung linggo. No, pecho yun. Basta nung linggo lang, nakaraang linggo, pumunta kami doon. Ang daming tao sa Fantasy Castle o sa Fantasy World sa Lemery. Kaso nga lang, palpak yung punta namin doon. Dahil, yun nga, sarado, sira pa daw ang tubig. Baka daw, abutan pa yun ng ilang buwan bago magawa. Pero pag pag may bukas na yun, baka babalik uli kami doon para, alam mo na, mag-vlog doon. Gusto ko din i-vlog yung Fantasy Castle. Dahil gusto ko ipakita sa mga viewers ko na yung hindi taga rito, taga Central Luzon o sa Calabarzon na hindi taga rito, gusto kong makita nila yung Fantasy Castle o Fantasy World dahil medyo maganda din yung mga body sa mga, alam mo na, mga hindi taga dito, taga Luzon, tulad dito, mga hindi taga Luzon. Gusto ko siyang i-vlog, i-video para makita naman nila yung loob ng Fantasy Castle. Maganda din yun, mga buddy, yung Fantasy Castle sa mga hindi pa nakakapunta. Kaso nga lang ay wala tayong magagawa, sarado pa eh. Alam naman, pilitin mo. Pero pag pwede na, mga buddy. Tsaka dumiretso din pala kami ng buddy nung sarado yung Fantasy World o Castle. Dumiretso kami ng Nasugbo. Yun nga, mga buddy, galing kaming Nasugbo nun. Nasugbo sa Caibbean Tunnel. Ayos naman yung pagpunta namin doon. Kaso nga lang ay hindi ako nakapag-vlog. Gawa ng ang daming tao. Tsaka napapansin ko itong mga buddy. Dikit-dikit yung mga tao. Walang social distancing. Nang mahirap dun eh. Walang social distancing. Dikit-dikit na yung mga tao doon. Ang dami pa. Hindi ko malang na... Kaya nga hindi ako dumikit sa mga tao doon. Sa mga taga... Yung mga rider. Madaming rider doon eh. Hindi ako masyadong nadikit doon. Gawa nga ng... Pag may pulis na pumunta doon at nanghuli. Ang daming mahuhuli. Dahil dikit-dikit na yung mga tao doon, mga buddy. Ay, hindi ako masyadong dumikit. Lumalayo kami. May kasama ko noon. Yung kasama ko, lumalayo kami dahil mahirap na. Baka biglang may pulis. Kaya nga, pagpupunta kayo doon, mag-iingat na lang kayo. Baka
magkahulihan. Yun naman, maraming mga taong napunta doon pag weekends tulad ng Sabado at Linggo, pero mas madami sa Linggo. Kaya mag-iingat kayo pag pupunta kayo doon sa Fantasy World, nasugbo pala sa Caibbean Tunnel, para makaiwas tayo sa ano, dapat may social distancing. Yun ang papansin ko doon eh, pumunta kami, walang social distancing, dikit-dikit yung tao, kumpul-kumpul. Kaya yun lang ang ano ko sa ano, kaya hindi ako nakagawa ng video, daming tao kasi. Tsaka parang ayokong gumawa ng video doon. Hindi naman sa nahihiya ako, ayoko lang talagang gumawa ng video. Masama-sama kasi, daming tao, wala pang ano, wala pang social distancing. Baka mahirap na. Baka yun lang. Tsaka ano na lang siguro mga buddy, pag pwede na, baka ngayong ano, pag pwede na siguro ano, pag nakalabas na kami, gusto kong pumunta sa ano eh, yung kilalang beach dito sa amin, din sa Anilaw. Ang tinatawag nilang, ewan ko kung part pa yun ng Anilaw o ano. Parang alam ko eh, pagkakalam ko eh, Sampaguita yung mga buddy. Sampaguita Beach Resort. Tsaka madami pang beach resort dito ng mga kilala mga buddy, tulad ng La Talia. Kilala din yun, yung beach resort na yun. Marami pa dito, pero di ko alam kung bukas na yun o ano, barang sarado pa ata, bawal pa ata pumasok doon. Tsaka gusto ko rin mapuntahan yung dito lang sa amin banda, yung Puso ni Jesus, gusto ko din pumunta doon. Pero kailangan schedule, dahil hindi pwedeng basta-basta na lang dahil may trabaho nga. At sunod ay yung ano, gusto ko din puntahan ang Lukban, dahil bukas na ang Lukban eh. Pagkakalam ko bukas na ang Lukban. Baka sa ano, medyo ngayon ay hindi mo na pwede ngayon, gawa nga ng panahon, sama-sama ng panahon, baka next day o sa pag ano, pag maganda ng panahon, makapunta ako dun sa Kamay ni Jesus sa Lukban. Then gusto ko din puntahan yung ano, Padre Pio sa Santo Tomas, gusto ko din puntahan yun. Kaso nga lang, hindi ko alam ang papunta doon. Pero pag may ano naman, may Google Map naman, alam naman yun. Nakikita mo naman agad yun. Tsaka Waze. Yun lang. At tsaka, pala. Sino bang, ano pag ang pupunta? Madami pang pupuntan dito eh. Gusto ko nga din pumunta sa Kawit. Sa, ano yun? Yung kay General Emilio Aguinaldo, yung bahay niya doon, yung malaki, yung tinatawag nilang Emilio, ano eh? Emilio Aguinaldo. Okay. Bahay yun ni General Emilio Aguinaldo eh. Yung sa Kawit, Cavite. So, gusto din puntahan yung mga buddy. At ano, shoutout ko din pala yung ano, yung kakilala ko ding YouTuber, monetize na din si ano, si MJ Mike, na pala nun, MJ Mike si nakalimutan ko ng pangalan, dali lang pre, nakalimutan ko ng pangalan nun eh, si MJ. At saka si ano pala, shoutout ko din yung ano, yung mga nag-uumpisa o nag-YouTube din dun sa amin, mga bagito pa na Elia Bynes, Elia Byners, o ano pangalan nun, Elia Bynes o Elia Byners. Shoutout din sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang yung ginagawa nyo, dahil balang araw, malay nyo ma-monetize din kayo, diba? Kaya ano, tuloy-tuloy nyo lang, tuloy-tuloy nyo lang yung ginawa nyo, yung tawag nga nito, paggawa nyo ng video para makuha nyo agad yung 4,000 watch hour, tsaka yung syempre yung 1k subscriber, kailangan nyo kunin yun, diba? Pag hindi nyo kinuha yun, wala, hindi nyo ma-achieve yung 1,000 para ma-monetize kayo agad kayo. Ano nga pala nun?
pala, re. Alam pangalan nun eh. Tsaka shoutout din pala kay ano, kay Richard Vlog Molera, shoutout siyempre. Konting ano pa, konting asipag pa, paggawa ng video tsaka paggawa ng magandang video para makuha mo yung ano 4,000 at tsaka siyempre yung subscriber mo ay sipag pa, konting sipag pa para makuha mo yung 1,000. Malapit ka na, malapit na. Konting ano na lang. Konting tiyaga pa. Ma-monetize ka din. Shoutout siyempre. Tsaka shoutout kay ano? Kay, hindi ko nakalimutan ko ng pangalan nun eh. Mike. Ang pangalan nun? Alimutan ko ng pangalan nun eh. Ah, shoutout pala kay ano. Sa kakilala ko na YouTuber din, na vlogger, na monetized na si Mike. Mike MGL Vlog, shoutout syempre. Tuloy-tuloy lang para ano, para makasahod sa isang araw. Alam mo, pag mabot ng ano time, nasasahod na, barek tayo. Hindi, biro lang din. Shoutout pala kay Mike MGL Vlog. Tsaka syempre shoutout din kay ano, Richard Vlog Official Molera. Baliktad ata, Richard Vlog Official Molera. Basta shoutout sa inyo. Tsaka yung sa amin, so, yung YouTuber din na bago pa lang, Ilaya Biners, shoutout sa inyo. Shoutout din sa taga Ilaya dyan sa amin, shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Yun lang. Yan dito na, tataposin ko na mga buddy. Maraming salamat.